online professional services cooperative is because I believe that this is a cooperative that all Filipino online professionals own, control, and manage. The reason kaya po ako sumali sa FOPSCo, kailangan natin ng isang sistema at isang samahan na makakatulong sa bawat isa. This cooperative is a group na pwede silang sumama para mas magabayan sila sa kanilang freelancing journey. Ako sumali dihan sa FOPSCo kasi para makabuligak sa ato kapwa mga freelancers, and ito talaga ang passion and my mission. I joined FOPSCo kasi for me, lahat ng ginagawa ko sa FOPSCo is a privilege to siya tinitignan eh. Kasi once in a lifetime in history na bigyan ka ng chance na mag-contribute. Maabot yung goal ko. The vision of the organization aligns with my personal vision, which is to develop and nurture an organization within Zamboanga City that provides much needed support for our online workers. I joined FOPSCo because the people I've met have the same values, vision, and mission as mine, and that is to provide assistance to those who would like to jumpstart their career as a freelancer. One of the reasons why I joined FOPSCo is because, so as a freelancer, I think it's important for us to have access to training, whether free or paid. Wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelancing here in the Philippines. So why I joined this organization is that I saw their mission and vision towards helping all Filipino freelancers. I chose FOPSCo because he learned and grew as a community to help also others. Feel more safe and secure knowing that my knowledge and skills will only come from the most renowned and experienced online freelancers and raqueteras here in the Philippines. I joined FOPSCo because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelancers. I want to join FOPSCo because of two things. Number one, I want to help freelancers to get a job. And number two, I want to learn more from you. I hope that here we will all grow together. We grow together. That's a big, big yes. Really, we are growing together. Magandang, magandang gabi po lahat muli sa ating mga Facebook Live viewers. Welcome back once again to FOPSCo Academy. Okay, tonight's webinar series is entitled Startup, a Startup Guide for Canva Graphic Design. Again, everyone, this training is for our FOPSCo members, DICT graduates, and aspirant freelancers who want to develop, upskill, and explore more about the freelancing online professionals. Before we continue, this webinar is brought to us by FOPSCo Media and FOPSCo, the Filipino Online Professional Services Cooperative. Okay, before we continue, let me remind those who are inside our Zoom right now, please put your phone on silence mode, mute unnecessary noise that can interfere in our webinar. And of course, we are seeking for your active participation. And let me just remind you that our question and answer will follow after the discussion of our speaker. Okay, once again, good evening. My name is Marivic Flores, and I'm going to be your moderator tonight. Okay, wrapping up. So I guess everything is set up now. Let's keep
things going. Let me call my co-moderator for tonight, Miss Sydney Vanessa Dadu, to introduce our resource speaker tonight. Hello, Sydney. Hello, Miss Abby. Kumusta po? Good evening. Oh, it's nice to see you again. Yes. So, everyone, hello. Namiss niyo po ba kami? Namiss po yes. namin kayo. Kaya naman, and dito na naman kami ngayon para maghatid ng isa na namang pamalakasang free webinar. Dahil yes. hindi man ngayon, sa kahit anong business brand, ang pagkakaroon ng brand identity at ang isang way dyan ay through visual communication. Kaya naman patok na patok sa ating mga Filipino online professional ang Canva. Baka naman, Canva. Patok siya kasi Canva is an easy-to-use graphic design tool to create good designs without breaking the bank. So tonight, let us know how to start with Canva graphic designing and be guided by our guest to create a clean, clever, and meaningful design. He is a digital jobs PH training graduate who learns social media marketing and advertising skills for free. He graduated BS in information technology as a cum laude from Tarlac State University in the year 2016. Then eventually, he worked as lecturer, college instructor, SHS teacher, and recently as a work immersion coordinator in his hometown. He is very skillful when it comes to project management and planning and graphic design and layout. He is now a social media manager who is dependable, creative, and hardworking. He is helping his client to develop their brand, also to get more customers that will be captivated by their products or services. So let us all welcome Sir Angelito T. Kiamba. Welcome, sir, and good evening. Hello po, good evening po. And thank you po sa isa pong wonderful introduction po, Ms. Sydney. So, yes. I recently graduate lang po talaga for under the social media marketing and advertising po, which is under po kay Sir Dennis Pagio po, oh. na nag-approach din po sa akin na mag-talk. Nagbigay sa akin great. Opportunity. Kaya, alam mo yan, si Sir Dennis talaga. Po, sobrang ano po. Magaling mambudol, ano? Nabudol ka? Parang ganun nga po. Akala ko po kasi ano eh, nagbibiro lang po siya, tapos bigla nung last Friday po sabi niya, nasa na yung profile mo, yung talk mo or topic mo? Tuloy po pala yung nakala ko, nagjo-joke lang po kasi siya sa akin. Yeah. Hindi siya nagjo-joke. Pag sinabi niya yun, totoo yun. Kaya po. Okay. Sana bigla ka doon. Medyo biglaan po talaga. And then sa topic po kasi medyo nahirapan din po kung ano po yung pipiliin. And then kaya naisip ko Canva po ang gamitin or startup. Based na din po kasi doon sa training under the social media marketing advertising. Sobrang informative, sobrang mahahasa ka talaga pagdating dun sa training na yun. Isa kasi si Canva dun sa in-introduce sa amin. Yeah. To be honest po, nag-layout ako, nag-graphics ako using Photoshop, sometimes Illustrator or InDesign. Pero yung Canva kasi, nakita ko yung kagandahan niya. Especially, noong nag-enter kami sa social media marketing advertising, di naman expect na meron palang graphics pa rin included. Nakasama na. So, isa po yun sa way na ginawa namin or sa yun sa pinagawa or binigay sa amin ni Sir Dennis po. Yes. During the by the way, Angelito, ako nga pala si Miss Avic. Okay. Good evening sa'yo. Good evening. Napaka-friendly user talaga ito si Canva. Napakadaling gamitin, di ba? Lalong-lalo sa mga beginners. Okay. Angelito, bago tayo mag-continue sa ating webinar tonight, pwede ko bang malaman, taga-san ka nga ulit? Taga Tarlac City po. Tarlac po. Tarlac City. O, yung mga taga Tarlac dyan, kaway-kaway. Okay, guys, yung mga nanonood sa atin dyan sa Facebook Live, paki-type naman dyan sa ating message kung saan ang location nyo, ha? Kung taga Tarlac kayo, sige. Type nyo kung taga Tarlac kayo para naman mayroong supporter dito si Angelito para sa kanyang webinar tonight. Okay. Sige, siguro medyo mahaba na itong introduction natin for tonight.
are you ready for your presentation tonight, Angelito? Yes po, ready naman po. Okay, you so, can share your slide now. Share na po ako ng screen. Yes. Okay, so share ko lang po yung screen natin. Okay. So nakikita naman na po yung screen natin, no? Yes, yes. So pagdating ko dito, sorry, balik ko lang siya. Startup guide for Canva graphic design. Bakit ito yung napiling topic? Sa reason po, kanina sinabi ko na it is part ng training or social media marketing and advertising training. Isa yun sa part na nangyari. Or na nagamit ko si Canva. Especially din sa 21-day campaign namin, trinay kong parang hasain po yung skills ko using Canva somehow para makashare din ng idea or knowledge ko about kung paano nga ba siya gamitin. So it is a startup guide for Canva graphic design. Which is na sabi naman ko kanina, it is free. Walang bayad si Canva. If you want to avail din yung premium or yung pro account niya, hindi po ganun kamahal. Parang around nasa 200, 300 lang yata siya per month. Na for five, parang group of five or person na po yun. Hindi ako nagkakamali. Five yata ang pinaka-maximum niya na user. So pagdating dito, startup for Canva graphic design. It is more on the keyboard shortcuts, based dun sa ano ba yung mga features or elements na meron kay Canva, how to use yung Canva natin. Dito po, ipapakita po natin sa lahat-lahat. So, punta na ako dun sa una natin. Under Canva natin is yung keyboard shortcut. Sabi ko naman po kanina na nag-start kasi ako actually Photoshop. Wherein sa Photoshop kasi, it is a graphic design tool din na marami pong shortcut na pinipindot na hindi ka na pupunta kung saan tools. And then, ganito, ganyan ang gagawin. Pagdating ko dito, yung Canva keyboard shortcuts, meron din si Canva, actually. Hindi lang naman siya for on the tools elements, dun sa menu, ganun. Meron po siyang mga shortcut keys na pwede natin ganitin or pwede po siyang magamit para mas mapabilis or malessen din yung time natin kapag may ginagawa. Pagdating kay Canva, ayan, press L. Share ko lang yung isa kong tab. Actually, naka-show po siya din dito, yung presentation natin. So, ayan. Direct na ako sa Canva. Ito yung mga shortcut keys natin to show yung mga common elements na ginagamit natin pagdating kay Canva. For example, press L. Once na pinindot ko lang yung L sa keyboard natin, maglalabas siya ng line. Which is yung shortcut natin. Kasi ang ginagawa namin dati, nung ako din bago ako sa Canva, hindi ko lang may mga shortcut keys. Pupunta tayo sa elements. And then once na napunta ako sa elements natin, so, nag-load siya sa akin. So, once na napunta ako sa elements and then meron siya mga shapes na nandito, i-click ko pa siya or yun, another parang time na pupuntahan, naglalag or nagbabuffer minsan, yun yung iniwasan lang natin. So, ito yung pinapakita ko ngayon. So, rectangle naman, R. So, nire-resize ko lang po siya para makita lang natin. C is for the circle. And next natin is text. Common kasi naglalagay tayo ng text pagdating sa mga graphics natin. Pero dahil nga mga visuals yan, less yung text, yung percentage ng text. Pero kapag naglalagay tayo kasi, pupunta ka ng text, actually. Another menu, and then hanapin mo kung ano type ng text. If ang gusto mo is quick typing lang muna, itatype mo muna yung element, tsaka mo later on, i-adjust yung font, etc. Pwedeng pindutin natin yung key sa keyboard. Wherein, once na pinindot natin yung key, ayun, lumabas yung text box natin. Which is andito siya. And then, tsaka muna i-change yung mga font size, font color, font style natin, and yung mga font face natin, etc. Andito naman yan lahat-lahat. And then, another shortcut na ginagawa pa natin pagdating kay Canva kasi, na napansin ko, is kapag mag-insert ka na panibagong element na same dun sa isa. Which is ang ginagawa na ng shortcut, Ctrl-C, Ctrl-V. Meron siyang actually keyboard shortcut na ni-ready pala si Canva for the elements. Pindutin lang natin si Control D, which is automatic na duplicate yung mga elements natin. O kaya naman, ang pwede natin gamitin kung ayaw nyo si, or if mabilisan talaga and then automatic i-place nyo na yung object kung saan yung placement niya sa template natin or doon sa canvas natin, pwedeng pindutin si Alt sa keys natin sa keyboard and then click mo yung element, drag.
automatic, i-duplicate niya na yan. And pwede mo na siyang ilagay kahit saan dun sa template natin. So, yun yung first set natin actually ng tinatawag na shortcut keys for Canva. Meron po siyang second. Pagdating sa Canva, isa din sa napansin ko is yung pag-add ng page. Para mag-add ka kasi ng page, pipindutin mo to, yung add page natin. Ayan, mag-add ka ng panibagong page. Meron siyang shortcut key din. If nagli-layout ka, gusto mo tuloy-tuloy nag-layout, di mo na nahawakan yung mouse mo minsan, pwede yung add or yung control plus yung enter. So yung command, baka po merong nagtataka, meron tayong command key dito. Yung command key kasi is somehow or ginagamit siya ng mga Apple users or Mac. Yun ang gamit command. Pagdating din dito, isa din sa Canva or naranasan ko sa Canva kasi alam ko na para mag-zoom in, zoom out is yung control plus yung scroll key natin sa mouse. Para mag-zoom in and zoom out. Ang nagiging problem ko lang doon na napansin ko, oops, sorry. Ang napansin ko lang doon sa zoom in and zoom out ko pagdating ko doon sa scroll ko sa mouse is medyo hindi ko nakokontrol yung zooming in ko. Hindi ko gusto, hindi ko matad siya if gaano siya kalaki or ano yung mga zoom in natin talaga na size. So pagdating dito, meron tayong shortcut key which is si control plus and si control minus. Si control minus is for zoom out. And then, si control plus naman is para mag-zoom in ka. Which is controlled yung pag-zooming in and zooming out natin pagdating naman dito. So, isa yan dun sa na-discover ko pagdating kay Canva na trinay ko lang siya actually kasi sa Photoshop, ganun yung zooming in and zooming out, control plus and minus. And then, nung trinay ko siya, gumagana din pala pagdating kay Canva. So, ginamit na natin siya later on sa mag-design. Especially if naka-zoom ka sa isang part nung design or template, dun mo inaayos, dun siya maging effective. And then yung isa naman, yung command zero, wherein yung command zero natin, pagdating dito, yung command zero naman is para mag-zoom siya ng 100%, and control alt command naman para mag-fit na zoom siya, or dun sa original na zooming natin kanina. So, yun lang naman ang gamit nung zoom pagdating kay Canva natin. So, next natin, the keyboard shortcuts. Is ito. Yung command control G, which is yung pag-group natin ng elements, as well as yung mga pag-ungroup ng element. Kasi ang ginagawa namin, kapag mag-group kami ng element, for example, insert lang ako ng shape. Sir, medyo ano, slowly lang, medyo mabilis. Sorry po, medyo mabilis tayo. So, nag-insert lang muna ako ng circle. So, ayan. C sa keyboard ulit. Kaya nakapag-insert tayo na circle. And then, ayan, i-ano ko lang siya. I-resize ko lang siya. Yung pag-resize ko, ang ginagawa ko sa resizing minsan is sa corners ako nag-resize talaga. Para pantay siya. And, ayan, meron siyang shortcut keys din dito actually. Meron yung shift, drag, corner para proportion siyang mag-resize. Paano ba ang proportion? For example, instead na circle lang lagay ko, delete ko lang muna. Maglay ako ng rectangle. So rectangle, resize ko siya. Gawin ko siyang parang square. And then meron tayong nakikita sa screen na parang yung W and H. Yung W and H, pinapakita niya kung ano yung width and height po nung element natin. For example, dito sa shape, para ma-adjust mo. So gumagawa ng circle dito, adjust ko lang siya sakto 864. Which is yun yung lumabas kanina dun sa guide natin. So pagdating dito, adjust lang ako. For example, gusto ko siyang i-adjust kasi sobrang laki ng square ko, lilitan ko lang. Once kasi na nilagay natin sa corner yan, nagkamali ka lang ng konti, hindi na magiging square ang result natin. Which is, dun ang gamit ni shift naman natin. Pagdating kayo sa kay shift, pantay niya or proportionally niya ang pinapakita or nire-resize yung mga element natin. Wherein, kung gusto mo naman na hindi siya corner or sa center siya mag-resize, i-add lang natin si alt sa keyboard. Once na pinindot natin si alt, sa center siya nung element mag-resize. Which is yung nakikita natin ngayon. So, yun lang naman yung pagdating sa resizing. And then, gawa lang ako ng, kasi papakita natin yung grouping. So, pagdating sa grouping kasi, duplicate ko lang siya. Alt, pinindutin ko na si alt ko. Ayan. Pagdating kasi sa grouping, ang ginagawa namin, to select pala itong mga elements natin para makaselect ko lahat. Pwede kasing highlights yan or parang click ko lang ang mouse dun sa template natin and then drag para ma-select sila. Ang nagiging problem dun, ang napansin ko kasi kay Canva, for example, insert ako ng circle.
Sa Canva kasi, once na merong overlapping na element and trinayang natin i-drag yan, kahit small lang na part nung parang other element na involved sa template natin, isi-select niya din. Kaya minsan hindi natin siya ma-select pare-pareho. So ang ginagawa ko is click yung unang element, pindot lang yung shift sa keyword, and then unti-unti masaselect mo yung mga object natin. So once na select natin yan, ang pwede natin gawin, for example, dito sa scenario, hindi pantay-pantay yung arrangement natin. So ina-arrange ko siya horizontal natin, pero hindi pantay-pantay. To arrange lang to, pwede tayong pumunta sa position. Dalawa yan. Pwedeng i-arrange muna natin, align natin sa middle yung element, tsaka natin i-space horizontally. Pero ang napansin ko din kay Canva, control Z lang ako, meron siyang tinatawag na tidy up elements. Yung tidy up na button, automatic siya yung, automatic yan ang ina-align and binibigyan ng space yung mga object natin. So once na clinic ko yan, same lang ng result. And yun yung gamit nung sa tidy up natin. And then next, pagdating dito sa group, click mo kasi to. Pero ako kasi nasanay talaga ako sa keyboard shortcut common. Kaya ang ginagawa ko, once na select ko sila, control G. Wherein, ayan. Once na drinag ko yung object, kahit na isa lang yung na-select or na-click ko kanina, pareho na sila o magkakasama na sila. To ungroup lang, control, shift, G lang tayo ulit. I-ungroup nga lang yung mga elements pabalik. So, yun lang naman pagdating dun sa keyboard shortcut natin na nandito. So, ang next natin is ito, yung Canva typography, effects, and style. So, wait ah. So, balik na ako dito. So, pagdating dito, punta lang tayo dun sa next natin. Which is number 2 na tip or parang tip din na papakita ko is yung Canva typography, effects, and style. Which is, pagdating sa typography, minsan, napapansin ko din kapag meron akong client, hindi masyadong pinapansin si text or sa typography, hindi siya masyadong pinapansin. Minsan, nagsasuggest din sila ng text na hindi siya incorporated dun sa design. Kaya medyo mahirap din kausapin minsan. Pero later on naman, pag sinabihan mo or bakit ganito, ganyan gagamitin, sumusunod naman siya. So pagdating dito, sa typography natin, ang tanong muna, bakit nga ba importante si font? Why is font important? Isang scenario na mapapakita ko bakit ko masasabing important si font is ito. If pipili tayo ng note na gusto mo ma-receive, for example, Valentine's Day yan, Miss Marvick, ano kung pipiliin nyo? Si letter A ba or si letter B? Ako, mas gusto ko si letter A. It's parang mas girly. Si letter B? Yung... Mas girly? Kasi yung... Kasi yung words, yung ano niya, yung kanyang words niya, di ba mas ano siya? Parang mas lovely. Para kasing yung sa letter B, parang ano siya, nakakatakot. Ganun. So, pagdating mo kasi dito, yan yung isang gamit, parang isang importance ni font. Minsan kasi di natin napapansin, akala natin normal lang, nag-image si font. Kahit anong font yan, okay lang. Kiring na image. Pero, katulad yan sinabi ko, it is part ng, ang font kasi part yan ng graphic design din or ng actually design natin. So pagdating dito, siguro lahat naman halos A. Kasi ibig sabihin, yung nakalagay, same content lang, I will always find you. Parang sinabing I will always find you, merong hindi makatulog. Kakaisip sa'yo kasi hinahanap-hanap ka niya. Somehow, yung sabi naman, ikaw yung hindi makakatulog kasi may naghahanap sa'yo. Hindi ka sigurado kung ano yung mangyayari. May naniningil ng utang. Pero kung ganun, ano na pag kinsenas na. Diyan na po yung mga naniningil ng utang. So yan yun. Yan yung tinatawag natin. Bakit importante yung pagpili din ng font? Kasi malaki yung impact. Nagbibigay din siya, nagdidiktik din siya kung ano ba yung dapat maramdaman ng isang tao once na tinignan niya yung graphics natin. So pagdating kay Canva, itong kagandahan po kay Canva, meron siyang tinatawag na font pairing. Wherein, open lang natin si font pairing. Ayan.
si Canva Ultimate Guide to Font Pairing, wherein mayroong specific na, ang dati pala to, hindi siya ganito. Yung font pairing dati ni Canva, once may tinype ka ng font, bibigyan ka niya ng variety ng parang style kung paano gagamitin. Pero ngayon, ang ginawa niya na lang is parang generate nila lahat ng font style na pwede mong gamitin and ano yung mga combination nila. Which is, nakalagay lang siya. Canva learns list of 30 font pairings. Ayan, for design publication. Ayan, marami po siya dito. Hindi ko na siya masyadong isa-isa yan. Baka maubusan sir, po tayo ng... ano siya? Sa Canva free, meron siya or sa pro? Pro lang? Kahit sa free po, alam ko, meron to. Nagagamit naman. Ang hindi lang po nilimit ni Canva is mga fonts. And then, meron lang din siyang part under kay Canva Pro na need mo talagang mag-upload or pwede kang mag-upload ng fonts. And yun yung nakalimit lang sa kanila. So, ayun lang, pinapakita. Pero yung mga fonts po dito sa font pairing na pinapakita natin sa screen is meron din po si Canva. Parang yung mga fonts available sa kanya, ito yung mga font pairing na pwede yung ganito. Parang ganun kasi yung sinasabi niya. Dati di ko alam na may ganito, kaya minsan ako na mismo nagtsasaga ng font pairing. Pero later on, isang discussion namin with in the SMMA class namin kay Sir Dennis, ayan, tinuro niya po sa amin or meron siya, pinakita niya itong mga site na to. So, yun lang naman pagdating dun sa typography po natin. So, punta lang ako dun sa Canva natin mismo. So, punta naman tayo. Kasi pagdating po kay Canva, meron ka din yung effects na tinatawag. Meron kasing text dito. For in one, so nag-insert tayo ng text pagdating kay Canva, meron na siya agad mga font combinations sa pwede mong gamitin. Pero, ang problem lang sa mga font combinations kasi na meron natin dito, meron sila lang mga pro version. Or dapat at least pro yung account mo para magamit mo. Which is, ang goal natin, ito, meron mga ilan na free. So, if you want to customize, for example, gusto natin gawin is, yun nandito kanina, parang glow text effect. Pwede siyang gamitin naman or pwede natin siyang gawin using Canva or yung effects na tinatawag natin under Canva. So, tulad nga po nang sabi din sa amin dati, si Canva parang gumagawa ka lang din ng PowerPoint wherein the font style, andito siya, yung font size, andito, yung font color natin is nandito siya, as well as yung bold, italic, the alignment, yung list, etc. Marami andyan sa lahat. So, pagdating dito, ang isa sa nagustuhan ko kay Canva, akala ko dati kasi hindi pwedeng gawin yung mga hollow type ng text na ginagawa ko common data sa Photoshop, meron siyang effects. Wherein, sa effects na to, dito mo iset if gusto mo mag-add ng shadow sa text. Yung parang leaf, yung hollow type na typography, meron siyang neon, meron siyang glitch type. Wherein, click lang po tayo ng isa. Ayan, for example, gusto natin mag-add ng shadow sa text. Ito siya. And then, ang kagandahan dito, hindi naman automatic na mag-add ka ng shadow kay Canva. Yun na. Yun lang yung shadow niya. So, ang ginagawa po ni Canva dito, meron siyang mga settings. Ibig sabihin, pwede mong i-adjust kung gaano ba kalayo yung shadow dun sa element natin, as well as yung direction natin. 180 negative, tapos 180 na positive, kung paano yung direction ng text natin. For example, lagay ko lang siya around... Sige, 44 degrees natin. And then meron siya yung blurring. For example, kung ayaw mong solid yung shadow, possible naman natin ma-add ng parang blur effect ng konti yung shadow natin. And pagdating kay transparency, it is based din dun sa parang gaano ba ka-translucent yung object natin. Pwedeng nag-base din tayo sa opacity, gaano ka-solid yung shadow, andito siya lahat. And then, katulad na sinabi ko kanina, if gusto naman natin gumawa ng parang text or typography na ang base natin is somehow parang glow effect, meron din siya dito or neon. Ito siya, nandito siya. So once na-clinic natin si Neon, ang nangyari lang, kailangan natin i-change yung font color lang natin. So select ako ng font color. Kunwari, gamitin ko lang yung sa nasa brand kit natin, selected, and then release lang natin. Pero hindi siya makikita kasi need natin mag-change ng background color. So once na nag-change ng background color, change ko lang siya sa black. Which is yung font effect kanina na makikita nyo minsan sa pro lang, pwede din natin siyang gawin as our own. Yun ang kagandahan pagdating dito. Next natin, under din sa typography, ito din, isa dun sa discover ko under Canva, is meron silang tinatawag na text frames.
wherein para mapuntahan natin yung text frames natin, punta ka sa elements, and then search mo lang is frames. So ito, recent search ko na siya. Once na-click natin si frames, meron kasi siya mga variety of frames na pwede mong gamitin for your layout. Wherein, once na-click mo yan, ma-add na siya dito. For example, click ko lang to, automatic ina-add na siya agad ni Canva. And then, ikaw nang bahala kung saan mo siya ilalagay or saan yung placement nito, as well as ano yung image na ilalagay natin. And additional nga dito na nakita ko lang, habang nag-check din ako, is ito. Meron siya mga letter na framings na tinatawag. So, pagdating sa mga frames natin under Canva, ayan siya. A hanggang Z, as well as numbers, meron po siya for the frame. So, ano bang pwede kong gawin dito sa frames? So, syempre, dahil frames yan, we can add photos. Once na nag-add tayo ng photos, for example, ang gusto kong i-add is based sa beach. For example, beach. Dahil, yan lang, parang di tayo nakaranas ng summer dahil sa experience sa kakulong tayo lahat. Kakulong lahat. Kaya, ayan, apply lang natin. So, sasabikin muna namin kayo. So, ayan. Ang ginawa ko lang is drag ko lang siya dun sa frame natin. As well as, if ito din ang gagamitin natin para proportion lang, lagay ko lang din siya dito. And then, dahil parang di siya continuous yung effect nito, pwede natin i-double click yung frame natin and ma-adjust natin agad yung sa text natin. So once na-adjust mo na siya, release, yun na, parang continuity lang nung effect ng text natin. Na pwedeng-pwedeng yung gamitin din pagdating kay Canva. Depende kasi kung ano po yung design na gagawin. Siyempre, hindi natin masabi ano yung design na gagawin natin pagdating dito. Kaya, yan, dyan tayo magdidepende din pagdating dun sa layout natin. So yun lang naman for the typography kung paano mag-apply ng text effect gamitin si text frame natin. So, ang next ko lang is the color theory na tinatawag natin. For in color theory, the color wheel, and the palette. Pagdating kay color theory kasi, ayan. So, puntahan lang natin siya. So, hindi ko ma-minimize. Bakit? So, ito lang ako dito. Ang galing, okay. Ano? Dami niya palang ano. Color theory natin. Open to lang si color wheel. Ayan. Si Canva din po, meron siyang tinatawag na color wheel wherein diniscuss niya din ng kahit paano or kahit konti si color theory para magka-idea yung mga beginner na designers kung para saan ba si color wheel. Wherein, si color wheel kasi, it is based on the color combination sa pwede mong gamitin once na nagli-layout ka or nagde-design ka. So, under dito, meron siya agad color picker actually na nakabase siya dun sa color wheel natin. Kaya automatic na change yung kulay natin dito. Mm-hmm. So under kasing color theory po, ang sinasabi niya lang, it is the particular art or science po ng color combination to determine if okay bang i-pair yung dalawang colors. Ito. And ayan, sa color combinations natin, meron tayong tinatawag na complementary, monochromatic, analogous, triadic, and yung tetradic na color harmonies. Pakita natin sa dito. So, pagdating dito, yung unang-una is si complementary. Si complementary is yung opposite side ng isang color dun sa opposite side niya, dun sa color wheel natin. Wherein, once na-click natin to, ibibigay niya agad yung result. And then, pwede mo pang i-adjust yung setting. Either the saturation. Kapag nababanggit yung term na saturation, it is the intensity lang ng kulay. For example, once kasi na zero yung saturation natin, nagiging gray siya or parang black and white. And once na in-adjust mo yan, pinapakita ng gano'ng katingkad yung mga colors na binibigay natin. So, yun lang naman for saturation. So, under dito, dahil complementary na ka-select natin, pwede natin i-export yung palette. Once na clinic natin export palette kasi, na nakita ko din kay Canva, pinapakita niya if ano agad yung possible na maging itsura ng color combination na nandito na siya agad. So, isa yan dun sa parang nakita or napansin ko, na meron din kay Canva. So, back lang ako dito. Ang next natin is si monochromatic. Pagdating kasi kay monochromatic, ang ginagawa niya is pili ka lang ng isang color. Once na nakapili ka, nag-a-add siya ng tinatawag natin na tint, tones, tsaka yung white natin. Which, or white, parang nag-a-add lang siya ng white, black, and gray pagdating dun sa base color natin. Kaya siya tinawag na monochromatic.
And then to adjust yan, pwede kasi yung black dito or darker, which is yung secondary color yung ina-applyan niya. So balik ko lang dito ng konti. And then ang pinapakita kasi dito pagdating ni Canva is yung gray or yung nag-add ka lang ng gray dun sa original color. So pagdating dito, hindi siya mahirap or madali lang yung pagko-color combination natin kay monochromatic. Reason is dahil sa isang color lang, nag-add ka lang ng white, black, and gray, hindi siya ganun kahirap i-color combine. Okay. So yun lang naman po siya. Sa analogous naman is yung sa left or right nung pinaka-main color. Once na change mo siya, yun ang ibibigay sa yung color combination. Dahil sa color wheel po natin, nahati siya sa warm and cool colors na primary, secondary, and tertiary colors, automatic pinapakita niya yung mga color combinations sa pwede. Parang ang nangyayari dito, based on sa base color natin, yung malapit na color sa kanya is pwede natin gamitin as color combination. Right? Pag chinek natin yan, maganda yung nagiging output or result natin agad. So yun lang naman pagdating kay analogous. Kay triadic fonts naman, gumagamit siya ng parang triangle. Wherein, yung triangle na yun, once na drinag natin, depende dun sa hexadecimal value natin dito. Pwede kasi paltan din po ito. Minan dito. Pero once na in-adjust natin yan, automatic, parang meron siyang equilateral triangle na yun yung mga colors na pwede mong gamitin. Somehow, parang dating niya din si complementary. Ang nagkakaiba lang, 3 points ng colors ang binibigay niya lahat. So once in-export natin, pinapakita niya din lahat ng complementary colors. Same lang kay tetradic colors, which is based naman to parang square lang. 4 color palettes ang binibigay niya pagdating dito. So, yun lang naman under dun sa color wheel natin. Pero, kung hindi natin kasi, hindi naman pwedeng dito lang tayo nakalimit dun sa color combinations na gusto natin gamitin or pwede natin gawin. Under din kay Canva natin, so close ko lang to. Under din kay Canva, meron siya tinatawag naman na color palette. Which is, it is a color palette sets na pwede kang mag-type kung anong color palettes ang gusto mo explore and then ipapakita niya sa'yo yan. For example, anong gusto mong base ng color or base color mo, for example, is green. Once na tinipe mo yung green, lahat ng, pwede natin i-click yung show results, lahat ng base color is green is ipapakita niya ano yung mga color combinations. So, dun lang naman pagdating dun sa color palettes natin. And then another pa na meron pagdating kay Canva, is yung color palette generator naman. So, pwede tayo mag-generate ng color palette natin. So, pagdating kay color palette generator, once na-clinic natin siya, ito naman is manggagaling dun sa image. For example, meron kang nagustuhan na or na-search na image sa Google o kaya naman meron kang na-picturean. Gusto malaman na ba yung color palette na meron dun. Pwede tayo mag-upload ng image dito. For example, click ko lang to. Open natin yan. Once na open natin yan, automatically, dinidetect ni Canva kung ano yung mga color na present. And then, pwede mo na siyang gamitin for your design. So, yun lang naman pagdating dun sa color natin. And then, pagdating sa color, color based sa discussion sa amin, color also dictates yung mood or emotion ng mga tao. So, kaya importante din na alam natin si color. Example, mayroong mga successful brand, ang branding nila is color red. Andun si Coca-Cola. Meron kasi siyang parang specific emotion, for example, excitement, youthful, na pinoportray ni Coca-Cola. If local brand yan, example is Jollibee. Jollibee is color red din, ang branding nila or color. So once na meron kang, kami, pag meron kami encounter na client, automatic minsan kasama yun sa branding kasi. Kasama yun sa visual or graphic design na natin. Kung ano yung color na priority ni client, ano yung gusto niyang kulay, ano din yung nature ng business niya, once ba ito ba yung business niya, ano yung dapat yung color. Tayo kasi minsan, parang na-encounter na din namin na parang ikaw din magsasuggest. So, isa yan sa meron, pagdating dun sa training namin. And then, next natin, Canva elements tayo, which is graphics, images, frames, and andyan din pumapasok si infographics. Pumapasok din dito yung mga other animations. Andito siya lahat. So, ang kakaibahan ni Canva, isa pang kagandahan po kasi niya, pagdating dito,
So, zoom out lang ako ulit. Punta lang tayo dito. Meron siyang tinatawag na Canva keywords for graphic elements. For example, meron kang gustong hanapin. Ito yung elements natin na tab. Click mo lang to. Then, close ko lang yan. Meron tayo mga keywords. Ito is marami pa siya. Actually, hindi lang ito yung mga keywords na meron pagdating kay Canva. Sobrang dami niyang keywords na minsan kasi ang nagiging broad lang yung pag-search natin. Gusto lang natin mag-search ng brush. Konti lang. Pero meron mga specific kasi na keywordings na papakita niya sa'yo. Ito yung mga pwede mong gamitin. Example is ito, neon words. Meron tayo dito, neon words. Ayan. Once in-enter ko, using yung mga keywords natin, and then punta lang ako sa graphics, ipapakita niya lahat ng mga elements, either text yan, graphics, o kaya naman mga moving na GIF images na pwede mong gamitin for your composition. Meron din si Canva, meron siya for Pinoy. Ayan. Na magiging efficient, alam ko marami. Meron akong website dati na na-visit, di ko lang siya mahanap kanina. Bago itong Pinoy. Para makita po nila na ano pa ba yung mga pwede nilang gamitin na keywording. Sa backgrounds, andyan din siya, meron din. And yan, sobrang dami pa ni Canva actually, na hindi lang naman ito yung mga keywordings na meron. Ito yung 20 na to, ito yung halos parang nagamit ko na, dahil kaka-check lang din. So, ayan siya. Actually, meron din siya motivational quotes. For example, hindi ka naman pag-layout, meron siya mga limited na motivational quotes na siya nang bahala. Yung iba nga is meron pang animator. So, yun lang naman, pagdating kay Canva keywords. Yung next po natin is yung Canva stock photos. Isa din sa problem pagdating sa designing, minsan isa nakukuha ng photos wherein hindi ako pwedeng gumamit ng photos na pwedeng maging issue yan pagdating sa copyright. Kasi alam naman natin, once na nag-produce ka ng isang image or ng isang graphics, dapat somehow it is free license or parang with common permission. License na meron. May permission, wala kang magiging problem. So si Canva, Canva stock photos, actually meron siya sa home. Nakalagay siya agad. Ayan, social media or dito sa features. Ayan, mga free photos, nakalagay siya agad. Pero if nagde-design ka na, click mo lang tong photos. And then, dito din ako nag-search kanina actually ng mga images. And ipapakita niya sa'yo lahat ng photos na pwede mong gamitin. And pwede kang mag-search. For example, ang gusto mong i-search is smartphone. Once I search tayong smartphones, lahat to is libre na pwede mong gamitin. Na yung mga pro version lang, alam ko kaya meron tayong mga pro version pagdating sa Canva. Kasi meron din mga contributors na tinatawag. Na once na nagbigay sila ng contribution, ito yung way naman nila para kumita kahit paano. So merong ganun na nag-exist pagdating kay Canva, mga contributors. Pero itong mga to, ayan, may mga libre. Pero once pag naman nakita na, nila yung pro. Pag nakita nila yung pro, yun, may bayad. Or once na, pwede nyo siyang gamitin actually. Pero meron siyang watermark ni Canva. Oh. So, hindi na din siya masyadong mapakinabangan kasi ma-appreciate is watermark. No. Yes. So, ganun yung nangyayari. Pero if hindi pa rin sapat si Canva, kasi minsan kapag di sapat talaga, naghahanap pa tayo ng iba, nilagay ko rin siya dito. Yung mga iba natin pwede gamitin. So, ayan, meron tayong Unsplash, which is open lang siguro natin yung isa. Oo. Ayan. Yung mga free ano siya, sites na free picture, pwede mong kunin, free. Gamitin. Stock mga free. Photos, yes ma'am. Oh, stock photos. Halos nandun lahat yan. Once ang linihan sa Unsplash, ayan, pwede kang mag-search dito. And then itong lahat is free actually. Ang hinihingi lang minsan ng mga contributors, kung kaya siyang i-credit. Siyempre, give credit din kung kanina talaga kinuha yung photo. And yun ang pinaka-way lang nila. Pero marami din parang contributors na nagbibigay dito, kaya nakapag-create sila ng graphic. So, yun lang naman pagdating kay Canva stock photos natin. And then next, meron din tayong tinatawag na mga mockups. Ang tawag ko kasi dito mockups dahil kapag smartphone or dito mo ilalagay yung design, may papakita ko na magiging itsura niya. For example, i-visual present mo siya dito yan. Pero actually, makikita itong mga to under din sa elements, which is sa my frames din natin. So, search ko lang ulit si frames. Meron na kasi siya agad na mga smartphones, templates, na pwede mo nalang patungan ng image. And then, same lang ginawa ko kanina dun sa text, once na dinouble click lang natin, pwede nyo silang i-adjust kung paano yung adjustment na gusto natin.
wherein drag and drop lang din, automatic i-adjust nga na yan. Yan yung kagandahan naman pagdating dun sa Canva. Meron siya mga frames na binibigay na once, so for example, clinic ko to, nag-add ako dito, niresize ko siya, and then pumunta ako dun sa mga photos na lang. So close ko lang to para mabilis. And drinag ko siya dito, automatic, ina-apply niya yung effect na yun. Kaya friendly si Canva talaga pagdating dun sa designing na to. Especially for beginners, na banggit kanina yung mga beginners. May mga beginners na hindi naman ganun ka-expert pa pagdating sa design. Merong keen eye to design, pero once na-execute, syempre medyo mahirap. Andyan si Canva, hindi to promotion pala. Wala akong promote. Pero to help lang din. Paging Canva. Meron din, to help lang din yung mga alam ko naman na experience ko din yung sa mga kasama ko sa training noon na bago yung graphic design and Canva, or bago yung pag-create ng mga posts na medyo mahirap. Pero andyan si Canva na nagamit namin to create yung mga designs namin. And then, ito naman, yung next natin, is yung infographics na tinatawag or mga charts. Under kay Canva, if ang pinapagawa sa atin, for example, ng client, social media post about sa mga data, andyan si charts. For example, ito, parang rating scale. Automatic kasi once may pinili ka, nag-change yan. Pwede nating baguhin as well as yung color combination. Pwede natin siyang i-change. Once na okay na tayo dyan, ayan, fill items na. Pero hindi lang to ganito, actually. Once na nagpunta tayo sa chart, ayan, marami pang other type ng charts na pinapakita si Canva. Na once sa clinic natin, for example, yung isa, pwede ka na maglagay ng item dito. And then, the series number. Wherein the series number, automatic yung compute niya yung percentage dahil ang meron natin dito is pie chart as well as kung ano yung label niya. And then, pwede mong i-change yung pinaka-base na color ulit. Tapos, bahala na si Canva mag-design. So, yun yung pinaka-tinutulong niya pagdating dito. So, ayan. Pwede ka din mag-connect pala ng Google Sheet. If yung Google Sheets natin or yung data mo is outside, pwede din. So, marami ding incorporated na application si Canva. So, yun lang naman pagdating sa charts. Backgrounds. Isa din na meron pagdating kay Canva na ang backgrounds natin is andito. So, baka kasi pumalito sila kasi common naka-close yan. If bago kay Canva, hindi siya agad naka-show na kung saan mo sila hanapin. Para mahanap niyo sila, punta lang po dito sa three dots dito, which is yung more. And then, ayan, lalabas itong mga to. Selected din itong mga to. Actually, pwede ka na nga mag-add ng audio and video ngayon kay Canva. Medyo, hindi ko na siya tinakal kasi mahaba-haba siya. Next, ano na siya. Balikan na lang. Para dyan. Mayroon pa kung ano mag-share naman. So, magdating sa background, ayan. So, ito yung mga breaking ng background sa pinapakita sa inyo ni Canva. So, kaiba nito, once na clinic natin, automatic, detected niya na sa background mo siya ina-apply. Kaya, ayan, i-apply niya agad yung mga background na meron. And, yun, pwede kang mag-search din dito kung anong type ng background na gusto mo. Pwedeng about texture or pwedeng based dun sa kulay na gusto. Kaya once na nilagay natin yan, automatic ina-apply niya na agad. So marami pang background type pagdating kay Canva. So isa lang yan or ilan lang itong mga to na pinapakita ko ngayon. So ang kailangan talaga kasi sa designing din explore actually. Huwag mong ilimit lang sa ibibigay kasi to be honest, meron ding template si Canva. Yan. Kung nagmamadali ka, you can create or you can use templates. Pero, ako naman, ang inaano ko, once na gumamit ng template, try to edit. I-apply muna yung effects na meron or yung style na meron ka para ma-considered as your own yun. Yes. So, yun lang naman pagdating dito. And then, meron akong sample pala dito, which is create ko siya using Canva. Ayan, makita nyo, text. Using Canva siya. And, demo ko based dun sa ginawa natin kanina, i-demo natin kung paano ko siya ginawa. Pero lahat-lahat to is galing lang Canva. Hindi siya, so ngayon, kasi napapansin ko, meron mga shoes yung napansin ko kasi halos lahat ng, or shoes yung ginamit ko, napansin ko kasi halos lahat ng graphic design na nakikita ko ngayon is based sa sapatos ang ginagamit or ginagawa nila. So, try lang natin. Pwede kaya to sa Canva. Parang ganun kasi lagi ang iniisip ko. Once na meron ako nakitang layout, for example, tumingin ako sa Pinterest, sa Behance, ang sasabihin yung sarili ko, possible ko bang magawa yung effect na to sa Canva? Ganun lagi ang iniisip ko. Kaya ito,
create tayo, recreate ko lang siya para makita nyo paano yung step natin pagdating dun sa layouting. So ako, ang ginawa ko dahil shoes yung naging topic ko, ang una kong ginawa is naglagay muna ako ng elements ng shoes or sapatos. So napunta lang ako dito sa elements natin, or dito pala sa photo, sorry. And then, nag-search lang ako ng shoes or shoe. So, ayan, ito siya. So, naka-pro lang to. Kasi pagdating po sa pro, ang naging problem lang natin, meron siya mga cut-out agad na image. Ito, S, wala agad siyang background. So, paano naman, ang tanong natin, paano naman if gusto kong mag-insert ng image? Pagdating kay Canva, as ang problem, hindi ko ma-delete yung background kasi naka-free lang ako. Meron ding isang way para makapag-insert ka ng image or pag-delete ka ng background. Meron kaming web dot ito, si remove.bg. Once na kalinik natin si remove.bg, ang ginagawa niya lang, nagre-remove siya ng background for free. Siyempre, free, pero may limitation yan. So, upload lang natin. So, upload lang ako. For example, ito, yung ginamit ko kanina. And then, open ko lang. So, hintayin lang natin ng konti for the uploading ng image. And then, siya na yung magre-remove ng background. So, ito yung original. Ito yung sa edit. Automatic yung trinitrace agad yung subject na gagamitin mo. And then, i-remove nga yung background. So, ito lang yung masabi kong parang disadvantage niya. Hindi yung madadownload yung original size ng image kahit gano'n pa yung kalaki. Sometimes, parang 10%, kung di ako nagkakamali, nung original size ng image, yun yung madadownload mo. If hindi naman masyadong maarte dun sa graphics natin, okay na siya. So, once na download, ayun, dun mo siya magagamit or makikita. Pero, balik na ako dito. So, gumamit na ako ng image na, ayan, na meron tayo kay Canva. So, meron tayong shadow effect dito. To insert yung shadow, punta ka lang sa edit image. And then, once na nagpunta ka ng edit image, meron siya dito agad. Ayan, shadows, see all. Once na naklinik natin yung mga shadows, ito yung mga effects na pwede. Pero, ang masasuggest ko, dahan-dahan lang sa pag-apply ng shadow. Minsan kasi, once na na-apply mo na yan, hindi mo na siya pwedeng i-edit. So, dapat, once na mag-apply ka ng shadow, automatic, na-edit mo na siya. So, meron siya mga parang symbol dito ng settings. Ibig sabihin, pwede mong i-edit yan or pwede siyang baguhin. Ang ginamit ko doon is drop. Click ko lang sa drop shadow. And then, click lang ako ulit para mapakita yung effects or yung mga settings sa pwede kong baguhin. So, pagdating dito, ang nakaklik ko is yung sa bottom para dito siya sa pinakababa. Pwede kong baguhin yung offset niya. So, yung offset is yung layo, katuloy ng sinabi ko nina. So, 8 lang yung pinakasagad. Okay na yan. Wala na tayong problem dyan. And then, add lang ako ng... So, sa angle kasi, ayan, nag-rotate mismo yung shadow, which is hindi ko naman siya i-apply dito sa image natin or sa element natin. Apply lang ako ng konti pang transparency. Siguro babaan ko lang around 30%. And adjust ako ng konti kay blur. Siguro around 15. Ayan. Para lang ito yung initial element na natin. And then, once na nakukuha na itong element na to, ang ginagawa ko is, sorry, control Z ko lang muna. So, punta lang ulit dito, shadow. Or dun sa drop natin. Ayan, adjust ko lang ulit. Transparency, gawin ko lang 30. Then, yung sa blur, lagay ko lang is around 15. And then, pwede mo i-change yung color kasi ng shadow. So, pwede natin siyang i-change dito. So, yung direction ng shadow, yan, lagay ko lang. Button. Then, apply. So, na-apply ko na siya, hindi ko siya pwedeng ayun, pwede pala siya ngayon. Dati kasi, alam ko, di siya nare-edit. So, ngayon pala, may capability na once na select natin si shadow. So, once okay na, back lang natin. And then, resize ko lang siya ng content. So, sa resizing, Alt-Shift para, or pagdating kasi dito, dahil image yan, ang naging problem, hindi yung ma-apply yun. So, ang pwede lang natin, SC, Alt talaga. So, once kasi na-shift, pala pagdating sa image, maalala ko, ang ginagawa yung is kina-crop niya yung image natin. Which is, hindi naman natin gagawin pagdating sa image. So, in-adjust pa lang ng konti rotation muna. And then, for adjustment yan, later on. So, pagdating dito, nag-add lang ako ng rectangle actually pala. So, ayan. So, automatic naka-color na siya. Pero pagdating dito, if ang lumabas is based pa rin dun sa brand color nyo, click nyo lang ito. And then, ang kagandahan kay Canva, na nakaka-detect siya ng photo, and then i-apply niya. I-detect niya agad kung ano yung mga font color or mga colors na meron sa kanya. So,
So once sa clinic ko yan, automatic naka-apply na siya kayo. So rotate ko lang siya ng konti. Then zoom out lang ako para makita. Expand ko lang to. Yan. And then drag ko lang to ng konti. And then ang gagawin ko lang, change ko lang yung position. Pwedeng pumunta tayo dito. Or ito, nakikita natin yung mga shortcut keys ni position. So it is control square bracket or yung open square bracket and then enter na. So once na okay na ako dito, doon naman tayo punta doon sa background. May nilagay pala ako na background. So yung background ko dito, hindi ako nagkakamali, is parang gradient type lang siya. So punta lang ako, search ko lang, ayan, gradient. And then ito siya. Yung gradient na white pala yung in-apply ko kanina. Kaya automatic, naka-apply na siya dito. So next natin, apply lang ako ng text. So ang nakalagay ko dito is bring power to your steps. So hindi ko siya, actually hindi ako nag-enter dito. Apat na text box bali ang ginamit ko. Kaya maglagay lang ako ng text. And then type ko lang yung una, yung bring. And then sa text pala, pwede ka ding mag-resize dito. Off ko lang si Grammarly. Yeah. So pagdating dito, pwede ka ding mag-resize. Kung di mo napupuntahan dito, gumagana din yung resizing natin sa corners. So pwede din natin gamitin or pwede din tayo mag-resize using yung corners natin. And then, ayan, baguhin ko lang yung font type natin. Gawin ko lang extra bold. And baguhin ko lang yung font color natin, which is kung yung kanina, ito yan. Register yan or andito. Once na okay na, ayan, ito na yung unang result natin. So, ang gagawin ko, hindi ko muna i-place agad dun sa likod, control D muna ako. Duplicate ko siya. Parang tatype ko naman ngayon is yung word na power. So, type ko lang, power. So, adjust lang ako ng konti. And then, ang gagawin ko is pagpapantayin ko sila. Kasi yun yung ginawa ko dito na parang effect. So, ayan siya. Once na nakita ko na okay na, lagay lang ako ng konting space. And then, align ko lang siya ng konti. For alignment, pwede din natin gamitin yung mga arrow keys natin sa keyboard actually. If kada pindot mo dun sa keyboard natin, nag-a-adjust siya ng at least 1 pixel kung di ako nagkakamali. And then, if gusto mong mag-adjust siya ng mas mabilis, pwede mong pindutin si shift na key sa keyboard and then yung arrow keys natin. Nag-jump siya by 10 pixels naman. So, ganun nangyayari dyan. So, okay na ako dito. Ang gawin ko lang, nilagyan ko pala ng hollow effect, yung text ko dito. So, punta ako sa effects and then hollow. Under hollow, baba ko lang ng konti. And then, pwede naman natin siyang i-adjust later on. So, okay na ako sa 20. And then, ang gagawin ko, group ko lang muna siya para kapag nag-adjust ako, ayan, sabay silang mag-a-adjust. Once na na-adjust ko na siya dun sa desired adjustment ko, drag ko lang ng konti. Then meron po tayong kasing line na lumalabas pagdating pala kay Canva, which is ito yung parang pinaka-middle na alignment niya. Na yun ang ibig sabihin, kaya meron tayong parang color violet na lumalabas sa screen. And then kung okay na ako dito, i-send ko lang siya sa likod. So either position or yung control square bracket natin. So, nalagay ko na yung isa. For the other one naman, double or duplicate ko lang ito ulit. Control T. So, under dito, dahil na-duplicate ko na yan, lagay ko muna siya dito pero hindi ko siya makita. So, change muna tayo ng font color to white. Once na na-change ko na sa font color to white, i-type na natin yung text natin dito. So, ungroup ko muna. Control Shift G para mag-ungroup. Control G para mag-group. So, change ko na siya. And then, ayan, baba ko lang to. And then, ang nakalagay is to your, adjust lang natin ang konti to, steps. And then, ang gagawin ko, adjust ko na lang yung nasa baba para magpantay lang sila. If okay na ako dun, i-group ko lang ulit yung dalawa. Pero adjust ko lang spacing nito. Group ko lang yung dalawa. And then, ang gagawin ko, instead na pupunta ako dito, meron din tayong kinatawag na ruler pagdating kay Canva. Wherein, ito yan. Ito, meron ako isa dito. Lagay ko lang siya dun sa taas ng text ko dito. And then, para mag-add ka pa ng other ruler,
pwede mo siyang i-click dito and then i-drag. Pero if yung Canva nyo, hindi pa siya, hindi nakalitaw agad si ruler, punta lang kayo ng file, tapos ito siya. Or Shift-R, show rulers, and then show guides. Para lang makita nyo siya dito. So once okay na yan, dahil meron naman akong line na or pattern na dito, hindi ko na kailangan i-drag dun sa left, and then dun ako mag-a-adjust ng spacing. So ang gagawin ko na lang ngayon, ayan, adjust ko lang yung sa taas natin ng line based on sa ruler natin. And then, pindot ko lang yung shift. So, mukhang pantay naman na sa akin. So, dahil okay naman siya, move ko lang to ng konti. Pagpantayin ko lang siya dun sa spacing na nasa left ko. If okay na ako dyan, i-place ko lang ulit siya dun sa likod natin. So, ito yung initial effect na. Ganun lang kabilis dun sa layouting kahit paano ni Canva. Medyo parang matagal lang ang dating kasi nagsasalita tayo or dinidiscuss to kada step. Pero actually mabilis lang talaga siyang gamitin. Once na nagamit mo na siya or nagawa mo na, automatic ando na lahat. Sunod-sunod or tuloy-tuloy na yan. Sabi nga dati, mag-enjoy ka at mag-enjoy mag-design. Pagdating kay Canva kasi binibigay niya lahat. And then the rest na effect, naglagay lang ako ng logo pala. So may ano ako dito, uploaded photo ako. Ayan. Then, renote ko lang, resize ko lang siya. Nilagay ko lang siya dito. So, ngayon nalagay ko na siya dito. Ang ginawa ko lang, pwede nating ibaba yung opacity. Ito. Baba lang natin yung opacity or transparency niya. Binaba ko lang around 5, kung di ako nagkakamali. 5. And then, lagay ko lang dito. And then, send to back lang natin yan. Or send backward. Para hindi niya maapektan yung text. And parang dating lang. Or promotion. And yung pinaka-last lang na pinaka-simple kong ginawa is nag-add lang ako ng text pagdating dito. Ayan. Tapos, nilagay ko lang, kunwari, for shoes, yung product ko talaga. Hindi siya for social media management or graphic. So, Enigma Creatives lang natin. Then, .com. Change lang tayo ng font color. Change ko lang siya sa white. And then, ito, sa spacing, pwede ka din mag-adjust kasi ng spacing. Either pag line spacing yan, yung sa, once na nag-enter ka, yung susunod na text, gano'ng kalayo. Sa letter spacing naman, dito mo adjust yung space kada character mo or letters mo. So once na okay na tayo dyan, lagay ko lang siya dito. And, ayun, okay na. So ginaya ko lang to kanina, and ito yung naging result. So parang pinakita ko lang paano siya mag-step-by-step base. Mapapansin natin, dinuskas lang natin si fonts, dinuskas lang natin ng konti si background, si shapes, and possible ka na makagawa ng ganitong result pagdating kay Canva. And ayun, meron pa pala, konti lang pala to, edit video and animations using Canva. So, mabilis na lang naman to. So, either under kay ano, edit videos and animation, si Canva kasi meron din siyang animations. Pero, parang simple or light motion or lightweight motions na tinatawag natin na animation lang yan. Kunwari, meron kang client na gusto mong, kasi engaging din. Engaging na ang graphics. Pero mas nagiging engaging yan kapag nakita nila is GIF format yan or moving yan. So, pagdating dito, to sample lang, ito yung ginagamit ko for the yung YouTube thumbnail na pinagawa sa amin, ito yung ginamit ko. So, meron lang tayong makikita na animate button dito. Once na-clinic ko si animate button, once na wala akong sinelect na elements, page animations na nakalagay. So, ibig sabihin, once na meron akong sinelect dito, automatic niya na agad ina-apply pagdating kay template natin. Pero once naman na ayaw mo, gusto mo isa-isahin kasi ikaw mismo mag-animate kada elements. Pwede naman, click mo lang isang elements, magkaiba yung animation na binibigay niya kay text, magkaiba din pagdating kay graphics. So dito hindi ako makapag-apply, mapansin hindi ako makapag-apply ng animation pa. Kasi hindi ko din ito mamumove. Ito din yung isa pang meron pagdating kay Canva actually. Pwede mong i-lock yung element mo. Example, naglagay ka na ng background, nilagyan mo ng design yung background mo, para once na nag-drag ka, hindi siya nasasama dun sa pag-move mo ng elements. Dito pumapasok si yung lock na icon. Once na unlock ko yan, pwede ko na siyang i-edit ngayon. Pero if okay na, na-place mo na sa design mo, i-lock mo lang siya para hindi mo magagalaw. Hindi mo din siya mababago. Yun ang kagandahan naman dito. So pagdating dito sa image, ayan, once na nag-animate tayo,
mas konti ng mas konti animation ni image. And then meron din sa mga pro version. Dahil naka-pro ako kaya na-access ko lang siya ngayon. Pero ang masasabi ko lang, sa dami ng animations na binibigay ni Canva for free, wala ka naman ng hindi ka naman malulugi dyan. Andiyan na siya lahat. So yun lang naman. So kunwari, lagay lang ako ng animation. Siguro page animations na lang para mas mabilis. Once naglagay ako ng page animation, hanap ako lang. For example, ito yung baseline. Once in-apply ko yan, okay na tayo dyan. Yan yung animation na gagamitin ko. Pwede mo ding baguhin yung create and apply. Apply naman. Alagay is baseline na. Pwede mo ding baguhin yung duration actually nung isang text mo or image. Or if naka-video ka, pwede mo baguhin yung mga durations natin na tinatawag. So, yun lang naman. Pakita ko na lang example. Actually, pinagawan kami ng TikTok. Sir Dennis. Ah, si social media marketing kasi marketing. May TikTok talaga kayo. Yes. So, meron siyang TikTok. Pinagawa kami yung TikTok pero nahiya pa akong ipakita yung ko. Kaya ang ginawa ko, sa'yo may edit or parang in-edit ko na lang yung mga services ko. Actually. So, kapag video kasi, ganito yung template na makikita natin. So, sa video, play lang natin to. Ayan siya. So, yan. Di ko natapusin. Pagdating dito kasi, galing. Yung mag-apply ng elements or animations. Actually, yan. Meron siyang timeline dito. So, limitations lang din. Hindi ka pwedeng, sabi ko kanina sa animations pagdating kay Canva, hindi mo pwedeng i-click or ipakita. Dapat ito una munang lilitaw. Halos sabay-sabay lang animation. Mm. Pero the rest naman, ang pagdating kay Canva, okay naman siya. Wala kang magiging problem kasi kung animation lang na simple, ayan, pwede man siyang diskartihan. And then, meron din siya mga transition na tinatawag natin. Either gusto mo, once na natapos yung isang clip natin, ano yung magiging itsura nung next, ayan, pwede din siya dito. Parang same lang siya din sa kanina, add space or meron kang add page lang din. Pero kada page, meron ng animation. And pagdating lang dito, meron lang sa additional na mga audio. Yung audio na to, sa pro, meron mga pro, meron din, alam ko dati, meron din mga free na nagagamit na audio. So, ayan. Pero pala dito, to show yung mga free versions, meron ka makikita din settings sa mga search. And then, for example, instrumental and then free. Ayan, wala palang free na instrumental. Apply lang natin. So, once na nakita ka na, ayan. Free pag may free na, pwede na. Okay, okay. So, ano yan? Bali, yung video na yan, may template dyan, no? Ikaw na lang ang gumawa? Yung dito po, ay dito, alam ko, hindi, ako yung gumahalos. Ano lang. Pero may mga template naman yan, di ba? Kung hindi ka pa marunong, papalit mo, yes, drag and drop ka na lang din. Yes, meron. Meron din tayong mga templates. Ito, halos lahat yan, templates na pwede mong gamitin. Mm-hmm. Depende yan, ang nagkakaiba lang pagdating sa templates na to, for example, click tayo ng isa, add lang ako. Yung templates na binibigay niya, si Canva nagbe-base din dun sa size nung ginagawa mo or kine-create mo na layout. Uh-oh. Kaya magbibigay siya ng kung ano yung size na sinet mo, yun din yung ibibigay niya na template size. Pero the rest, halos same. Ganun lang naman ang nangyayari. And the rest, yun lang naman for the video. Hindi ko masyadong i-discuss, pero katulad nga sabi ko yung animation kanina, ayan. Makikita niyo elements animation, andito lang nag-select ako. Parang lang ako nag-apply ng animation sa PowerPoint. Ganun din si Canva. Ang pagkakaiba lang, wala yung masyadong sineset mo dapat ito yung maunang lilitaw bago yun. Halos sabay-sabay lang din siya. Oh. So, yun lang. Bonus tip lang, which is last na to, pagdating kay Canva, is pwede kayong mag-share your work and pwede kayong mag-collaborate. Wherein, if you are not working lang na mag-isa, meron kayong some project na dapat multiple na nag-create or gusto mo agad nakapag-iwan ng comments or nakapag-comment agad si dito, si client mo, pwede mo siyang i-share, which is, eto siya. Pwede through your email, pwede din as use, pwede niyang gamitin as template or pwede niyang i-edit. So, yun lang naman mga sharing settings natin pagdating kay Canva. Once na nakapag-type ka na ng email, na share mo na yung work mo, ayun, meron siyang access na pwede niya din gamitin. And I think, ayun, yun lang naman for the Canva. Parang somehow walk through the, ano ba yung mga shortcuts na pwede mong gamitin. Parang mas papabilis ng konti yung layout. Eh. The rest, yun lang naman pagdating kay Canva Graphic Design.
for introduction or startup galing. Time. So, ang galing, ano? Naman. Meron mo sa ganung ka makakagawa ka na ng ganyang kagandang graphics, di ba? So, mas mapapabilis kasi may mga shortcuts na pwede mong gamitin. Di ba? Okay. Alam mo, ang galing-galing ng presentation na ginawa mo today. Sigurado ako yung mga viewers natin, marami silang nakuha. Okay, marami silang nakuhang ideas na especially in using Canva. Okay, pero bago tayo mag-continue, Angelito, kabatiin muna natin yung ating mga viewers tonight. Okay, meron tayong 15,000 viewers, okay? So, batiin muna natin sila. Si Chris Carvalho, sabi niya, "Hi Sir Angelito, classmate here sa SMMA. Congrats daw sa'yo." Meron din tayo si P. Malonga, "Proud of you, Sir Tolit." Si Alatip Nish. Hi, Nish. Good evening. Okay, CJ. We also have Jobs Kalios. Go, Sir Angelito. Si, yes. Thank you po. Si Emily Ugay. Okay. Siguro yung mga viewers natin, hindi na sila makapagtanong kasi nga, binigay mo na lahat. Di ba? Talagang well explained. Yes. Ang galing, ang galing-galing talaga ng presentation natin tonight. Thank you so much. So, I'm sure yung mga viewers natin maraming natutunan tonight. Okay, may pahabol pa. Hello Sal, good evening. Sal Soledad and also Renzo Luis Gallego. Sabi niya, "Thank you Sir Angelito Kiambao. We are proud of you." Siguro mga kaklase mo to. yung ilan student siguro kasi nagtuturo ako. Yes, sir. Di ba senior student. High school student? Yes. Senior high school teacher ka pa. Sure. Oo, tapos ngayon nag-freelancing ka pa. Talagang napaka-sipag ni sir. Ano? And then, siguro shout-out ko din po yung mga klase ko sa social media marketing under Sir Dennis po. Na ayan, sila Miss Chris po, sila Miss Jones po. And then marami pa pong lahat ba. Wherein, pagdating po sa class namin, halos. Kaya din, may excite ka talaga pumasok kasi ang dami po ng sharing, ang dami din nilang kwento na matutuwa ka and then may matututunan ka po lagi. Kaya nga nag-enjoy ako sa class kasi yung mga klase ko din is sobrang daming tinuturo din or lessons na i-share sa'yo. Thank you so much, Sir Angelito. Kasi lahat ng mga natutunan mo, na-share mo sa amin dito lahat. Maraming natutunan yung mga FB Live viewers natin tonight. Okay? Sydney, hello! Hello! Hindi na natin patatagalin to. I'm sure yung mga viewers natin talagang marami na silang nakuha. Kaya hindi na nila makuhang magtanong kasi talagang na-share na ni Sir Angelito lahat-lahat tonight. Siyempre, Sydney, hindi natin palalampasin tong gabing ito hanggat hindi natin nabibigay kay Sir tong kanyang ang ating appreciation, okay? Sir, I'll share paki-unshare lang po yung screen. Yes, paki-stop sharing. Yeah, thank you. I'm still disabled. Ayaw pa ba? Ang galing! Yung mga baguhan sa Canva, naku, ayan, ang daming tips na binigay ni Sir Angelito. Sigurado ako mas, lalo na yung mga gumagawa ng mga projects nila, yung mga tasks nila sa social media marketing, yung mga general virtual assistants, yung mga paggawa ng kanilang graphics, eto na. Maraming tips si Sir. Okay, kagaya nga ng nasabi ko kanina, Sir, hindi namin palalampasin ang gabing ito na hindi ka namin pasasalamatan. Okay? We would like to present this certificate of appreciation to you, Sir Angelito T. Kiambao, for being a resource person on the webinar session entitled Startup Guide for Canva Graphic Design, initiated by the Filipino Online Professional Service Cooperative, FOPSCo Academy, held on November 16, 2021, signed by Dennis Baguio, our administrator, and Rochefel Rivera de Ocampo, our chairperson of FOPSCo. Okay, this is for you, Sir Angelito. Thank you so much. Marami kaming natutunan sa iyo tonight. I hope huwag kang magsawa, bumalik ka uli. Yes, okay. May part dapat. Dapat may part 2 kasi kulang.
bitin na bitin tayo, di ba? Talagang asiksik, liglig, nag-uumapaw ang iyong sharing for tonight. Talagang ang daming natutunan. Kailan po ibubudol po ulit ni Sir Dennis? Yes. Huwag kang mag-alala, ipapareset na natin yan. Kasi kulang, actually guys, kulang talaga yung oras natin. Okay, before I say goodbye, eto pa, may humabol pa dito, sabi ni Renzo Luis Gallego from Central Luzon Doctors Hospital po. Ah, doon pala siya. Okay. Sige, thank you so much. Sir Angelito, mag-aabangan namin ng second part nito. Okay? Kasi talagang kulang na kulang tong oras natin na to. Okay? Okay, as we move on, thank you so much. Gusto kong pasalamatan lahat ng mga Facebook Live viewers natin tonight. Okay, thank you guys. And hope to see you again on Tuesday for another FOPSCo Academy webinar. Okay, kung nagustuhan niyo itong aming episode tonight, please don't forget to like our page, our Facebook page, and you may also find us in our Instagram, YouTube, and LinkedIn. Okay, for FOPSCo members who like to work together, please join our Zoom co-working every Monday, Friday, and just go to FOPSCo co-working. Okay. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Sir Angelito, thank you so much for this evening. Talagang napakaganda ng sharing mo tonight. So all the Facebook viewers, thank you so much. We'll see you again next Tuesday for another edition of FOPSCo Academy. Okay, in FOPSCo, we grow together. Good also night, po, everyone. Yes, Miss Edie. Abangan niyo po tomorrow ang Popstock episode about PuffCon. So, alam ko po marami kayo ding matututunan tomorrow doon. So, abangan nyo po yun tomorrow. Yes, the first Philippine Online Freelancing Conference. Day 3 na po bukas. Okay, bukas. This conference is brought to you by DICT, co-presented by FOPSCo. Okay. Good night, everyone. Thank you so much for watching. See you next time. I hope that here we will all grow together. We grow together.